tugtog ng tambol. Masayaw purihin mga alpa at lauta, lahat ay tutugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 12th linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri, pinupuri ka na, sinasamba dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon
anak ng Ama. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinaguriaan nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng muusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makalilimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko.
Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang puon, inyong purihin ang puon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o Poon, sana'y iyon dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin, Poon, sa mabitumot pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, ako iyong Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasala'y di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kay
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunpaman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong inyong kinatatakutan? Tingnan niyo yung inyong katabi. Hindi naman kayo natatakot. Ang iba sa inyo, nagsisimula pa lang tayo, nakatungo na, gusto nang matulog. Nakakatakot yan, baka hindi na kayo magising. Ipagpaumanhin po ninyo na tayo ay medyo nagsisiksikan dito sa ating main church sapagkat kasalukuyang isinasagawa ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary. Tayo may mga inilagay na tent diyan sa harap ng Chapel of Reconciliation at may malaki tayong screen diyan para makibahagi rin naman ng ating mga kapatid na hindi na magkasya dito sa loob ng ating simbahan. Ano pong inyong kinatatakutan? Marami sa atin ay natatakot magkasakit. Ang ilan ay natatakot magkaproblema. Marami sa atin ay natatakot maubusan ng pera. Marami sa inyo'y natatakot kapag malapit na ang katapusan ng buwan. 25 na ngayon. Ilang araw na lamang magbabayad na uli kayo ng tubig at ilaw. Nakakatakot na naman. Iba't ibang takot. May ilan sa ating natatakot mamatay. At marami pang iba. Sa mabuting balita ngayon, maiksing bahagi ng mabuting balita, subalit, tatlong beses na inuulit ng Panginoon, huwag kayong matakot. Sabi ng mga dalubhasa sa kasulatan, ang mga salitang "do not be afraid", "huwag kayong matakot" ay binabanggit ng 365 sa Biblia. Tila baga sinasabi ng Panginoon na araw-araw, lagi siyang may pabaon sa atin, "Huwag kayong matakot." Kaya kung ano man ang daladala mong nakakatakot, ano man ang iniisip mong nakakatakot, ano man ang nararamdaman mo ngayong nakakatakot, ang sabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot." Tatlong bagay sa araw na ito na itutulong sa atin ng mga pagbasa. Huwag kang matakot magdasal. Huwag kang matakot maging ikaw. At huwag kang matakot magmahal. Una, sabi ni Jeremiah sa unang pagbasa, "Nasa panig ko ang Diyos, alam niya ang aking
pinagkinakatakutan at ako'y nananalig sa Kanya. Huwag ho kayong matakot magdasal kapag dumadating ang takot. Ang iba sa atin, takot na nga, ayaw pang amining siya'y takot. Hindi na nga alam ang gagawin, ayaw pang amining siya'y mahina. May sakit na nga, nagagalit pa kapag tinutulungan. Sa mga pagkakataong dumadating ang takot sa buhay, unang-unay huwag kayong matakot magdasal. Ito ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa aking palagay, kaya kayo'y naririto lahat para patibayin ang ugnayang iyon. Marami sa inyo galing pa sa malalayong lugar. Pagkakatrapik ho di yan. Kaya nang umagay merong 60 bus galing Kalaka, edige sarado na ang daan. Pero bakit kayo naririto? Bakit kayo nagpipilit kahit mainit, kahit gutom na, kahit malayo? Sapagkat gusto nating palaguin ang ating ugnayan sa Diyos. At yun ang unang-unang bilin sa atin ng araw na ito. Huwag kayong matakot magdasal. Huwag kayong matakot tumawag sa Diyos. Huwag kayong matakot makipag-ugnayan sa Kanya. Sapagkat ang ugnayan sa Diyos at doon nagsisimula ang pagkaalis at pagkawala ng maraming takot sa buhay. Huwag matakot magdasal. Ikalawa, huwag kang matakot maging ikaw. Bunga ng iyong pagdadasal at pakikipag-ugnayan sa Diyos, unti-unti mong mauunawaan ang iyong sarili. Minsan kasi natatakot tayo kasi hindi natin kaya. Minsan kasi natatakot tayo kasi kulang ang ating kakayanan para gawin ang bagay. Pero ang pinanggagalingan noon, natatakot ka na tanggapin kung hanggang saan ka lamang. Mahina ka, sadyang may bahagi ng buhay na mahina. Huwag kang matakot tanggapin kung sino ka. Sabi ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, makasalanan ang tao, subalit naging tao ang Diyos upang tayo ay mailigtas sa kasalanan. Kung ang Diyos nga nagpahalaga sa iyo bilang makasalanan, ay bakit ka natatakot tanggapin ang iyong pagiging makasalanan? Di ka po'y lagi kong paalaala sa inyo, isang bagay na huwag niyong kalilimutan, na ito'y pinagtitibay kapag ka pinalalugo mo ang iyong ugnayan sa Diyos, dapat mahal mo ang iyong sarili dahil yun ang nag-iisang karangalang hindi maaring kunin ninuman. Makasalanan ka, oo. Nagkakamali ka, oo. Bumabagsak ka, oo. Galit sa iyo ang maraming tao, oo. Pero kailanman, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nababagong mahal ka ng Diyos. At yun ang iyong karangalan. Father, nakakahiya po eh. Ako po'y laging magagalitin. Di ko sabi ko sa inyo, ikaw yung magagalitin na mahal ng Diyos. Father, ako ho'y nasa maling relasyon. Ikaw yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Father, ako ho'y sinungaling. Ikaw yung pinakasinungaling na mahal ng Diyos. Father, ako ay president ng Marites chapter ng aming barangay. Ikaw yung chismosang mahal ng Diyos. Dahil wala kang kayang gawin para baguhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung hindi ka natatakot magdasal at pinalalago mo ang pagmamahal na iyo ng Diyos, hindi ka rin dapat matakot maging ikaw. Maging sino ka man. Maging ano ka man. Hindi kailanman mababago na yan ang katotohanan ng mahal ka ng Diyos. At yun ang iyong karangalan. Hindi karangalan ang iyong natamo. Ang karangalan ko hindi bilang pari. Ang karangalan ko'y dahil mahal ako ng Diyos. At yun ang pagkakatulad nating lahat. Kaya huwag kang matakot maging ikaw.
At kapag tinanggap mo kung sino ka, sadyang malalaman mong may kahinaan ka, bumabagsak ka. Tingnan ninyo, di ba lagi kong paalala, nasa simbahan tayo, daming-dami natin dito, dasal-dasal tayo, banal-banalan tayo ngayon, pag-uwi nyo mamaya, andar na naman ang inyong bunganga. Ay pag-uwi ninyo, napakakalat sa inyong bahay, tambak ang hugasin, ay pag hindi umandar ang bunganga ngayon, kahit galing ka sa simbahan. Pero yun ay ikaw. At kapag pinagtitibay mo sa pagdadasal ang pagmamahal ng Diyos, patitibayin noon ang kahinaan mo bilang ikaw. Katambal ng kalakasan mo ang iyong kahinaan. Kaya't huwag matakot maging ikaw. Ikatlo, at ang pinakamahalaga, huwag kayong matakot magmahal. Sabi ng mabuting balita, paalaala ni Jesus sa mga alagad, kayo ay tutuligsain, hindi kayo kikilalanin, pero huwag kayong matakot maglingkod at magmahal. Ito ang bubuo sa katotohanan ng buhay pananampalataya. Hindi pwedeng nakikipag-ugnayan ka lamang sa Diyos, hindi pwedeng mahal mo lamang ang iyong sarili, kulang ito. Ang tunay na mukha ng pagiging huwag matatakutin ay yung huwag kang matakot magmahal sa iba. Ay, Father, kahit naman ho pa ulit-ulit mong mahalin, ay nagkakamali eh. Yun ang hamon sa atin ng pagmamahal. Bakit ka natatakot mahalin ang iyong kapatid na paulit-ulit nagkakamali? Ibig sabihin ba'y natatakot kang magmahal? Ay, Father, kapag naman ho napatawad ko ay bukas ay magkakasala na uli eh, walang problema. Ikaw ba ay hindi nagkakasala? At kung iniisip ninyo na mabubuo ninyo ang katotohanan ng nagdadasal ka at gusto mong maging mabait, kulang po ito. Hindi pwedeng dito lamang kayo mabait. Dapat pag-uwi ninyo sa inyo mamaya, mabait din kayo. Yun ang katotohanan ng huwag kang matakot magmahal. Huwag kang matakot umunawa. Huwag kang matakot magpatawad. Huwag kang matakot magsakripisyo. Huwag kang matakot magbahagi ng iyong sarili sa iba. Sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 64, walang takot ang tao sa paggawa ng tama at magaling. Lalo na kung tama, lalo na kung totoo, hindi mo dapat ikinatatakot. Ay, Father, ako'y pag-uusapan sa amin, walang problema, basta alam mong tama ang iyong ginagawa. Ay, Father, ako ay magiging kahiya-hiya, walang problema, sapagkat bahagi ng pagiging ikaw ang mga minsang kahihiyan. Pero kung bubuuin mo itong buong larawan ng huwag matakot, hindi pwedeng sa Diyos lamang, hindi pwedeng sa sarili lamang, ito'y ipinakikita dapat sa kapwa. Kaya huwag kayong matakot maging mabait. Kayong mga chismosa, huwag kayong matakot na tumigil sa pagchichismisan. Nahihiya na kayo eh. Father, kilala na ho akong chismosa sa amin. Nakakahiya na ho tumigil ng pagchichismisan. Hindi! Huwag kang matakot gumawa ng mabuti. Father, ako'y nagkamali na minsan. Nakakahiya pag ako'y tumulong, baka hindi na sila maniwala. Paano mo malalaman kung hindi mo gagawin? Huwag kang matakot gumawa ng tama. Ang takot ay nasa sarili, lalo na kung ito'y ayaw mong ibahagi sa iba. Ang takot ay nasa sarili, lalo kung nahihiya ka na ito lamang ang kaya mong gawin. Ang takot dapat inaalis, sapagkat ang takot ay isa sa pinakamakasariling kakayanan ng tao. Akala natin natatakot lamang tayo dahil ayaw nating mapahiya sa iba. Hindi po. Natatakot ka dahil ikaw ay mataas, dahil ikaw ay mayabang,
kaya natatakot kang gumawa ng tama? Dahil natatakot kang magkamali. Pero bahagi ng pagiging ikaw ang iyong kahinaan. Mga minamahal, sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, ibulong niyo po sa Kanya. Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pusong hindi natatakot tulad mo. Yung pusong gustong makipag-ugnayan sa Diyos sa pagdadasal. Yung pusong gustong tanggapin ang aking sarili, maging ano at maging sino man ako. At yung puso na laging handang magmahal sa kapwa. Sa ganitong diwa, ako'y matutulad sa iyong puso. Hindi natatakot gumawa ng tama, ng mabuti, at ng totoo. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lamang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Gaya ng propetang si Jeremias at ng mga apostol, tayo man ay nakararanas ng hirap at takot sa pagiging tapat sa Panginoon. Buong pananalig tayong dumulog sa Kanya para tayo'y tulungan habang tayo'y nananalangin at sinasabi, Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, nawa maging tapat siya sa pagsunod sa Kanyang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagtutol at pagbatikos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para kay Santo Papa Francisco at mga pinuno ng simbahan sa lahat ng antas, nawa lagi silang manalig sa Panginoon at buo ang loob na magbigay saksi sa Kanya sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa mga pari at relihiyosong nahaharap sa mga krisis, nawa makatagpo sila sa halimbawa ni Jesus ng lakas para magpunyagi sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa lahat ng tinatawagang sumunod kay Jesus ng lalong tapat, nawa bukas palad silang tumugon sa kanyang panawagan at magpunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Para sa ating sarili at lahat ng mahal natin, nawa pagpalain tayo sa ating mga pagsisikap at iligtas tayo sa lahat ng sama. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming manalig sa iyo. Panginoong Jesus, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang makapanaig sa mga takot at pag-aalinlangan at pahalagahan kang higit sa anuman dito sa lupa. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang kami may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mas labing mahal mo ang tanan. Ngayon at kapaylayan pa. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang handog ko sa
tanggap sa kalis na pagpapasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Samantalang kumakain noon ng huling hapuna, tinapay ay inihain bilang katawang banal ng Panginoong nagbiling siya ay pagsaluhan. Sa kalis na pagbabaspas, si Kristo ang tinatanggap sa kalis na pagbabaspas. Si Kristo ang tinatanggap. Ang koba na may alag ay hinawa ka ni Jesus. Inumin niyo ang dadala na dugo kong panubos na makamtan ang matawa para sa sansiluko. Sa kalis na pagbabaspas, si Kristo ang tinatanggap. 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 Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong hapag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietralcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan at pasasalamat sa inyo ng pambansang Dambana. Nasa ating screen ang total collections ng mga nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan papasok dito sa pambansang Dambana. Salamat po sa inyong pangunawa. Gayun din, tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob gamit ang ating main arc entrance. Nasa bandang likuran po ito upang makita ninyo ang mga free parking, safe at free parking, upang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, ang ating Austria ay lugar dito sa pambansang Dambana, nasa Parking B. Ito po'y pwede ninyong puntahan, lalo ngayong araw ng Sabado at Linggo,
upang doon kayo kumain. Ito'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 canon law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang national shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang kleigo, clean as you go. Ito po'y upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan dito sa pambansang Dambana. Kaugnay nito, kami nakikiusap, huwag po ninyong iwanan ang inyong mga kalat dito sa loob ng simbahan. Tayo po'y maraming basurahan sa paligid nang mapanatili ang kalinisan sa loob at labas ng mga simbahan. Ipinagbibigay alam din na sa inyong pagbisita sa National Shrine bilang isang sagrado at banal na lugar, lalo na sa pagdiriwang ng mga banal na misa, pakisunod natin ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y pagbibigay galang natin sa banal na santisimo na nasa altar. At kung inyong mapapansin kung bakit tayo lahat naririto, ating isinasagawa ang pagsasaayos ng extension at ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng mga paggawaing ito. Kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. At bilang patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ad experimentum, sinimula na natin ngayong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental sa kapilya ng San Pedro sa highway tulad ng mga kasal, binyag at ng mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang kasal sa simbahang ito ay mga nakaschedule ng kasal ng mga nagdaang taon pa at nagkataon namang napatapat sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po may paglilinaw hinggil dito, kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. At hayaan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo po kami sa lahat ng masama.
Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at ilaalay sa Diyos ang lahat ng takot. Salamat sa Diyos.